flag, it's like 6:15 p.m. time to go home. This is just after work. Ayan, ang ganda ng sunset. Ngayon, araw na to ay pupunta ako sa bahay ng aking kaibigan. So, from my employer's house hanggang sa bahay niya ay 30 minutes walk. So, maglalakad lang ako. Total, maaga pa naman, maliwanag pa naman. Kaya, maghanap ako ng shortcut. So, kung saan-saan lang ako dumadaan. Kaya, yan, samahan niyo ako. At of course, magkwentuhan tayo ulit na kahit anong kwentong gusto niyo, ikukwento ko. Pero, paano natin malalaman na kung anong gusto niyo? But anyways, kahit ano-ano na. Since I arrived here in Canada, itong lugar na ito ay alam ko. Kasi nag-umpisa ako sa lugar na ito, along Bathurst and Eglinton. And then nakahanap ako just a little bit east ng aking dating trabaho. That was 2007 to 2011 dito ako sa area na to. And then nagpa-going is ako from 2011 to 2011 to present. Yun, dito, yun na yung trabaho ko sa Young and Davisville. Particularly sa LaSalle's Boulevard. Ngayon ay malapit na ako sa bahay ng aking kaibigan. At ayan, maaraw pa rin. Sunset. Nagaganda na ako talaga sa sunset na yan. Kwento ko na lang ang buhay katulong. Katulong in the sense na yung pagod ka after work. Pero mas ginusto ko pa rin na naglalakad or maglakad papunta sa kaibigan. Dati dito ang aking bahay, dito sa area na to, Roselawn and Bathurst. So 2011 hanggang 2014, I think, dito ang area namin. So from my employer's house hanggang sa bahay ko, nilalakad ko yan. Lalo na sa hapon. 30 minutes walk. Kung mabilis ako, ginagawa ko lang 20 minutes walk. Pag umaga, ayun, minsan sumasakay ako sa number 14 bus. So matagal akong naglalakad. Which is hanggang ngayon naman, lakad pa rin ng lakad. Kaya pa naman ng aking tuhod. So dito ang kinatawag na Beltline. Dati hindi ko iniisip kung anong mangyari sa aking buhay pagtanda ko. Pero ngayon, sabi ko sa sarili ko, I need to walk more. Kasi the more na nag-walk ako, parang mas magaan ang aking pakiramdam. Na kahit pagod ako galing trabaho, kailangan pa rin ng mag-walk. Because, ayun ang kailangan ng ating katawan. Kaysa naman nakasakay ka parati sa bus. Kaysa bibili ka ng car. Which is may bus naman dyan na pwedeng sakayan at saka pwede namang lakarin ang isang lugar. Actually, sabi ng kaibigan ko, punta ka dito te, maraming pagkain. So ano kaya ang kanyang isuserve para sa pagkain na yan? Ayan, dito na ako, malapit na sa kanila. Ang number ng kanilang building ay 515 yata. Basta. Dalawa yan. Dito sa kabila, 515. The other side is 525. Matagal na sila dito. Dumating din siya, yung kaibigan ko, na ito, 2007. Halos sabay kami. Nauna lang siya, I think. May siyang dumating. Ako ay June. Nagkita lang kami sa labas ng kalsada. And then, nag-click kami hanggang ngayon. Including yung asawa niya, pagdating ng kanyang asawa, nag-click din sila ng asawa ko. Alam niyo ba kung anong dahilan bakit nag-click sila? Ayan, papasok na ako sa building nila. At ibabas natin 4-0. Nakalimutan ko na. Pag may mag-open, very good. Anyway, see you na lang sa taas at tingnan natin kung ano ang makakain natin doon. Sasakay pa ako sa elevator.
5 floor yata siya. Ayan, nandito na ako. Tingnan natin kung sasalubong sa akin ang mga bata or busy sila sa kanilang dinner. Kasi ngayon, it's 6:45. Hello everyone! How are you guys? Oops! Merry Christmas! Your house is Merry Christmas already. Ayan. Nandito na ako sa bahay ni Burdegul at saka ni Kyle. What are you eating? Oh, that's our dinner. That's yummy. Pumunta pala ako dito, nakikain ng arroz kaldo.